sabong international dot com, mga boss. Yes! At syempre, mga kaibababan, tonight is the night, big fight ko, man, big bout. At syempre, sa right side ko, nandito, kasama ko, syempre, si Kiko Matos. Dito, si Kiko Matos. Pakita si Kiko Matos, gano'n siya kagwapo tonight, man. Yo, what's up, YouTube? What's up, Sabong International? Yeah. Battle of the YouTubers again. Yeah. This time, Damsa versus Broom Broom Show. At syempre, may bago dito sa atin. Bagong tropa to, si, ano, si Paukast. Yo. Pausalud. Thank you, it's an honor to be here. Handa na tayo, handa na sa Boom Boom Pow. Yeah. Yan. Very good message sa mga sa atin tonight. Kasi yung iba natin mga tropa, medyo busy. But anyway, nandyan sila to support us. So, yun lang. Pinakamalupin, di ba? Ngayon, tignan muna natin. Ngayon, pwede natin makita dito. Yung kung magkano ng tayangan at kung sino yung Yamada at Tejada. Yes. Kasi syempre, medyo mahaba-haba pa oras eh. Sige lang. Tignan natin yung tayangan niya. Yun, nakikita natin dito. Almost 500,000 na ang tumataya kay Damsa. At syempre, 170 na kay The Broom Broom Show. Difference is, si Damsa sa gawing meron ay sobrang yamado at nabitin kay Broom. Ang odds kay Damsa ay 126%. So, kung manalo si Damsa dito, kukunti lang ang balik sa inyo. Pero, syempre, kung si Broom ang manalo dito at the minute, ha? Kasi pataas yung taya eh. 369% ang mapapanalo ninyo, which is 3.6. So, 3 times and a half ang mapapanalo ninyo. That's crazy. Crazy stats. Siguro tataka mga tropa, syempre sa tropa mga YouTubers. Man, ang onti ng taya, yes. Kasi syempre, unfortunately, hindi mga YouTubers talaga yung naglalaban. Well, yung isa, motovlogger, nagbablog naman siya, pero hindi pa siya ganun ka putok, pasikat, na million-million ang subscribers. Yung isa naman, si Damsa, million-million views, pero syempre, nagsisimula pa lang din siya sa YouTube. So, yan, ganyan talaga. Pero it doesn't matter, tuloy-tuloy pa rin ang laro. Kasi ganyan kami dito sa sabonginternational.com. Game. Ngayon naman, syempre, maraming din nagtataka. Man, hindi ako makapasok kapag ka, ano, globe ang gamit ko. Boss MG, bakit gano'n? Well, ngayon okay na. Okay na, okay na. Pwede nyo gamitin sa sabonginternational.com kung saan lahat kayo ay nasanay. Easy lang. Kung gusto nyo talaga sumuporta sa amin, pucha, sa YouTube channel ko, kumato sa lahat ng mga tropa nandito, nakapin sa comment yung register link. Paulit-ulit ko na ito sinasabi. Register lang kayo. Tapos pagkatapos nun, simpleng-simple lang. Mabilis lang yan. Libre. Pagka-register. Add credits. And then 200 pesos ang minimum na cash-in. Then 100 pesos ang minimum bet. So, sa mga may trick na tumalpak sa online sabong namin, which under Packcore, yan, pwede-pwede kayong sumubok at tumalpak na, sa mga malulupet namin na manok. At syempre, paminsan-minsan, meron din akong entry dyan. Ang pangalan ng mga manok na inilalaban ko is Makagago. So, abangan nyo yan. Last time, may natalo ko one time lang. So, ha, alam nyo na, munti ka na tayo maging champion. Puta, kaso hindi. Yun lang, that's fine. Ako, tumatagpag ako sa mga manok. Ang panalo ko last time, no? Diba? Isa lang talo ko. Yun nga lang. Tangin na, yun na lang sana yung, ano, dapat champion na ako, kaso hindi. Natalo yung isa kong manok. Anyway, yun lang. Kiko Matos at syempre, Paukast, I mean, Pausalud, no? Sa June 9, is Wednesday, is coming Wednesday. Simula na yung 2B to natin. Wow! Oo naman. Boxing usapan natin dito, pero ito yung in-endorse ko lang yung bago natin tournament dito. Yung 2v2, well, Chicago Bulls ang maglalaban na yan, oh, nasa left. At yung 2v2, well, Chicago Bulls. Tindi ha, tindi pangalan ha. Yung 2v2, well, magtataka kayo na nila sobrang magkamuka. Eh, kampal na kampal yan. Malupit yan, man. Marami yan silang followers, literal na YouTubers yung mga yan. So, kumbaga, malupit yan, maganda yan. Hindi pro, pero astig siya. Eh, pwede na din, nakakatuwa na rin. So, yun. Ayan yun. And then, nakikita nyo naman, pagdating naman sa health and safety, mga boss, nakikita nyo may mga yellow touch kami dito. Everybody's negative. Lahat ng mga tropa, lahat ng mga kasama ng mga players natin or boxers natin in this case, lahat ng mga staff, everybody, lahat ng nagbasa, lahat ng nandito, lahat kami ay negatibo. So, yan. Yes. Maraming salamat, syempre, sa the Lord's Grace Medical and Industrial Clinic.
Dahil syempre, ini-sponsoran kami niyan sa mga swab testing namin. Located sila sa Diosdado Macapagal, Pasay City. Fast and reliable molecular lab. Ang dapat nyo lang hanapin, kung saan nandyan kayo, ay si Mr. Martin Visconde. Ayan, nakikita nyo, RT-PCR, antigen test, iba't ibang klase test. Dyan kayo sa The Lord's Grace Medical and Industrial Team. Yes, that's it. So ngayon naman, ang ating rules of the game. Simpleng-simple lang dito, tulad last time, tulad sa mga nakaraan natin na fights, simula sa laban ni Kiko Matos, kay Russell at Boy Tapang, tas kay Mr. Joseph King. Well, doon lang tayo kay Russell at kay Boy Tapang, medyo na iba, pero sa lahat, 3 rounds lang. 3 rounds, each round is 3 minutes. The fighter who knocks out the enemy wins the game, syempre. Tapos, if no knockout, winner will be based on judges' scoreboards. So, after ng 3 rounds yon, okay? Yun lang. So, pagkatapos niyan, mga boss, inuulit ko lang, June 9, nandyan na Chicago Bulls at Tukomi. Pero pinakamalupit, puta sa June 12, man. Sobrang nakakatawa to, pasensya na. Pero, exhibition basketball game. Laban to ni Christian Merck Gray. Siyempre, kilala niyo na ba si Merck? Versus Sander Ford, mga boss. Oh my God! Yan. Bali, nagtataka yung mga tropa dito. Bakit? Anong ginagawa mo, MG? But, well, kasi man, masyado na tayong seryoso sa mga buhay natin, di ba? Mm-hmm. Well, konting lap trip naman tayo ngayon. Hindi sila pareho marunong maglaro. So para tong kung sa mano... Oo, di ba? Hindi tayo magkakaintindihan, pare. Kumbaga tangina, parang nagsasabong yung dalawang binabaing manok. Hindi magkaintindihan. Bro, bakit di na lang kami ni Pau Salud ang maglaban sa basketball? Ay, nako. Taka-practice ko lang. Hindi, ikaw marunong kayo. Nakalaban mo si Kiefer last time. Na, nasampal mo. Ni Kiefer, di ba? Ayaw nga pala, ikaw yung ikaw ba yung sinampal ni Kiefer? Hindi. Sinampal ko siya dahil talo nga ako. Oh, yun nga. Ay. Bawal pala akong matalo. Oh, bawal ako dito. Hindi, bawal ka manalo. No. Ayun. Tiyak masasampal. Ayun. Kung ayaw mo naman ng basketball, pwede rin naman tayo sa boxing ring. Yes. Pero marami akong mga bata, medyo matanda na ako. Hindi, gusto ko si Pau. Ay, naku, dito pa ako yung talaga. Ang daming gustong labanan ni Kiko Matos, mga boss. Bali yun, man. Sa 2v2 natin, ang ating cash prize ay nasa 2 million worth. So this time, mas pinataas na Sabong International lang ang ating cash prize, man. Kasi alam nyo na, ha? Sabong International lang ang pinakamalakas, bro. Alam nyo yan. So ngayon, mga boss, ganito yan, ha? Available na rin ang arena na yan. Sorry, mali. Yung sa 2v2 pala natin, bros, tonight or bukas, magiging available na. So, pwedeng-pwede na kayong tumaya. Dito sa laban ng Chicago Bulls ni, kung saan, boss na boss si Kiefer, tapos syempre si yung Tukomi. Pwede na kayong tumaya. Tonight or bukas, nandyan na yan. So, anyway, tingnan ulit natin kung magkano ng taya at kung sino ng Lamang at the Minute Man sa Llamado at Dejado, mga boss. Tingnan natin. Tingnan natin kung humabol na si Pugno. Yun, well, not too bad, man. 556,000 na ang tumalpa kay Damsa. Sobra siyang Llamado talaga, grabe. Tapos si Brum Brum Show, 197,000. Magto 200, ganyan pa rin halos. Ganyan pa rin ang ads tulad ng sinabi ko kanina. Kapag nanalo si Brum Brum, 3.5 ang balik sa inyo, man. Yes. Ang dami nun. Calling out well, sa lahat ng dehadista dyan. Ngayon, mga dehadista. Pagka tumalpak yan dyan. Gawin na nating 250 Brum Brum Show. Pero pag nanalo, syempre, ang ating Llamado, nasa halos, hindi rin madodoble ang pera nyo. Konti lang ang balik. Yun lang. Mm-hmm. Oh, kasi syempre, sa rules tayo ng sabong. So, ganyan yan. Tatalpak nga ako. Hindi ka tumaya? Hindi ka tumalpak? Hindi, tumalpak ako. Pero gawin ko ng 200,000 si Brum Brum. Oh, grabe. Asan ba yung cellphone ko? Pinangkot lang eh. Sige, hindi. Actually, baka 200 na yan, man. Kasi medyo mabagal lang siguro internet. Ah, hindi pala. Ayan na. Sakto pala. 1,000 na lang. 200,000 na si Brum. Ayan, okay lang. So, anyway, introduction na ng committee natin. Ang referee, sila pa rin yun, tulad nung last time ng na-boxing match natin. Referee natin ay si Mr. Erickson Azilo. Andyan na siya, yan o. Kitang-kita nyo. Judge. Siya yung referee natin sa laban ni Kiko Matos at Damsa. And then, siya din yung referee
na sa laban ni Mr. Chulz at ano at ni King. Judge number 1, Mr. Ali Laurel. Judge number 2, Alan Alegria. At syempre, judge number 3, si Mr. Alan John Alegria. Magkapatid nga pala to, puta. Lagi ko nalilimutan. Namura tuloy. Yan. So ngayon, Paukast, bahala ka na. I-introduce mo na yung mga players natin, man. Alright, I'm very excited for this. Now, let's get this party started. Battle of the YouTuber, Sabok International, talpa ka na. Let's introduce the fighter coming in the ring. In the blue corner, pakakitin muna natin si Broom Broom. Doon na natin i-introduce sa taas. But, and then of course, his opponent coming into the ring, Damsa. Alright, here we go. Sabong International presents the Battle of the YouTuber. Tonight we have two heavyweights fighter. Let me introduce first the fighter in the blue corner tonight wearing black and officially weighing in at a 90 kilogram with 180 centimeter reach. Put your hands together for Broom Broom Show! 14 kilograms ang lamang ni Broom Broom Show. Grabe. And his opponent in the red corner tonight wearing it at red and officially weighing it 76 kilogram, 155 centimeter. Put your hands together for Damsa! Yeah, let's do it! On! Pucha, ready na to. International, pwede pa tumalpak. Let's go! Sige, so bali, nakikita natin halos 14 kilos ang difference. So, yun. 14 kilos man ang difference. I think 14 kilos, oh. Pero kasi yung ano nila, yung gloves nila, 12 ounce kay, ano, kay Broom Broom, tas 10 ounce kay Damsa. So, kahit pa paano, pero kasi exhibition lang naman to. Yep. So, yun. Kiko, explain natin bakit gano'n, ano? Dahil pag mas mabigat talaga, kailangan ayan, mas okay mabigat yung gloves para... Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, MG. MG, salamat again. Sabong International, Kiko Mato, salamat po sa inyong suporta and thank you for watching Battle of the YouTubers. Medyo mahina daw yata yung aking feedback. Pare, Kiko, thank you, ha? Yes, ikaw dapat to... mag-welcome sa akin dito. Yes, it's good to have you here, Paukas. Yun. And thank you at pinagbigyan mo kami dahil alam kong busy ka. Buti naman, available lang ngayon. We need someone like you. Ah, well, to, I need ano, you too, brother. Yes. At nakikita naman natin, first time natin dito ngayon kasama si Paukast. Yep. Alright, the bell has rang and okay na, okay na. Ito na, round number 1 and this is scheduled for 3 rounds. Medyo malalaki ito, so expect something big. At Kiko, ikaw, nakalaban mo Damsa. Magbigay muna tayo ng background. Kung ano bang nakita mo pagkakaiba dito kay Damsa, pare? Well, si Damsa, relax na fighter yan. As you can see, si Damsa taking his time. Para pumapasok na eh. Pumapasok siya kay Broom Broom kasi malaki si Broom Broom. Yan. Diba? Pag nag-stand ng outside fighting si Damsa, sigurado matatamaan siya. Yun. If ma-utilize talaga yung height and reach advantage. Yes. Pero lamang itong Damsa, I think ko sa experience and sa boxing skills, parehong orthodox. Kita mo, relax pa rin naman yung stance ni Damsa. At saka siya yung aggressor dito eh. Yes. Baligtad, no? Usually, medyo malaki. Gusto mo makikita mo mga araro. Pero mga si Damsa ang umaatake. Ito yun Ayan. Uppercut. Yun lang. Din. Yan ang, kaya pumapasok si Damsa, sa tingin ko, is maiwasan yung mga haymakers ni Broom Broom Show. Yun ang dapat abangan kasi yung haymaker na yun, yun ang posibleng tumapos ng laban. Yes. And alam mo, sabihin ko sa'yo pare, habang lagi karamihan nakikita ko ulo yung tinatamaan nila, pero kung kita mo kung gano'ng kalaki yung katawan nila, dapat punteriyan din nila yan. Oo. Ang nakapag-take advantage ng katawan dito so far si Boy Tapang nung tinira niya si Russell sa katawan. Yun. Kaya naubusan ng hangin si Russell. Natamaan yung bahay hangin niya. Yun. So, ano sa tingin mo? May prediction ka ba dito, Sir Pao Salud? Right now, pare, tingin ko medyo lamado yung ating may experience kasi nakalaban na siya dito. Gusto niyang, siyempre, pagtanggol ang kanyang first win. At 1-0, siyempre, dapat dire-diretso. Siya ang lamado, pero hindi natin pwede i-count out. Ito si Broom Broom. Rugby player ito, ha? Oo. So may tigas. Not until the fight is over.
we'll never know kung sino pa. Ayan na si Damsa. Umaatake na. He's being aggressive. Puro haymakers. At yun lang. Kulang sa timing pare yung malaki. Oo. Pero ang ganda ng condition ni Damsa ngayon compared dun sa time na naglaban kami. Very important at this stage, lalo na sa mga amateur. Conditioning talaga yan. So pag walang condition, mahirap. Kumbaga, pinaghandaan rin talaga to ni Damsa. I'm sure nung sa amin, naghanda siya. Mm. Pero ito, mas doble yung training. Buo na. Hita ko nga yung mga sparring eh. Mm-hmm. At hindi pare. Ito, mga kasabong, eh, inaayos ang mga headgear ng ano, mga manlalaro natin. Ayan na, papabalikin na sila sa gitna. Referee Alan Alegria? No, Erickson. Hindi, yun si Erickson pare. Hindi, referee. Yan, si Alegria. Yan, no. Mga taga-MP Highland yan, mga yan. Ayan, 10 seconds, I think that's the clapper. Uy, one shot. And broom broom, medyo tulak yung suntok niya eh. Yung pagkakaiba doon. Mm-hmm. End of round number one. And brought to you by Sabong International. Talpakan na. Kiko, ikaw muna tatanungin ko. Tatanungin mo ko. Anong nakita mo sa first round? Sino ba Llamado sa'yo? Sa tingin ko, Llamado si Damsa. Yep. Mas maraming napalan na shot si Damsa. Mm. While si broom broom naman, nakikita natin, hindi pa niya tansya yung ano niya. Ah, yeah. Yung distance. Nakita natin kay Broom Broom, although malaki siya, na talaga hindi pa siya masyado na kulang sa practice sa tingin ko sa... Yung suntok niya medyo mas wild eh, mas pulido talaga. Oh, mas pulido si Damsa. I agree with you. Ang galing mo. Damsa, I think, got the round number one. But again, we're just the commentators here. Yung mga judges, pare, kaya yung magkakaiba lang corner. Kasi iba-ibang vantage point para makita nila kung ano talaga sa side nila. Kaya minsan magkaiba. Mm. So, ayun, hintayin na lang natin first round. Kakatapos lang at... second round, ito na yung hangin na pinag-uusapan natin. Kitang-kita mo na yung mga hininga nila. Pero dito naman at this state. Hindi pa yan sagad sa ano. Hindi pa yan bumibigay, hindi pa yan napapagod. Itong I'm sure may nararamdaman silang pagod pero hindi pa yan yung todo na pagod na pagod. Eh, hindi pa. I think so. Round number two, dito natin malalaman. At saka syempre, yung first round talaga, medyo minsan may gulat factor yan. Lalo na sa first timer na si, ano, si Broom Broom Show. Boom! Ayun nga lang na Broom Broom siya doon. Oo. Yun lang. Ayan na. Magkakaroon ng confidence si Broom Broom dyan sa ginagawa niya. And this is what I expected. A brawl between two big guys. Ayan na. Nag-warning na. Kinakapitan kasi ni Broom Broom. Tama ba? Ayan, parang yung strategy mo, pag ginaatake ka na masyado, kapit. And it's the right strategy talaga, lalo na pag medyo feeling mo dihado ng konti at nakakasunod-sunod, yakap. Kumbaga, hindi. Reset. Ayan na. Pero kinakapitan ni Broom Broom sa ulo eh. Ayan. Tama ba yun? Pwede ba yun sa boxing? Paminsan-minsan. If... pwede mong gawin yon, minsan gulang ang tawag dun eh. Mm-hmm. Pero pag winarning yung hana, huwag mo na gawin. Mm-hmm. May mga experience sa boxing, maraming style. Dapat bawal talaga pero minsan nangyayari lagi yan eh. Ayun na mga kasabong. Ito na. Bumubuga na si Broom Broom. Ay, bumitaw! Na nako, yan na tumama. Oy, pero mali bumagsak. Nadulas siya doon, I think. Nadulas yun. Sa sobrang lakas ng suntok ni Damsa, siya yung na-down sa sarili niya. Mm-hmm. Pero you have to give it for Damsa kasi hindi rin biro na kalaban si Broom Broom. Malaki siya. Yun. Oo. Kaya nga tayo may weight division. At ito, ilan weight division ang inano nito? Ang tinalon. Kaya hindi mo rin masisisi si Damsa kung bakit siya pumapasok, kung bakit siya yung mayakap. Kasi mahirap matamaan ng isang tao mas malaki sa'yo. Nagreklamo na yata sa likod eh. Tumatama daw sa likod. Alam mo, yung mga tama sa likod, bawal. Pero it really happens. Kasi lalo na ito, yung kanina yung pagpasok niya, lampas eh. Tumama sa likod. Ayan, injured na. Ayan ang mahirap. Mukhang injured. Alam mo, honestly, kahit si Damsa nung laban namin, ang dami niyang patama sa akin sa likod. Eh, kasi yung buwelo niya, lapit. Boom, tumatama sa likod. Pero, bawal yun. Pero, depende sa tingin ng referee kung sinasadya o hindi. Mukha namang hindi sinasadya, pero sakit niyan, pare. Ikaw, tapang mo eh, dahil lumabang ka sa boxing, naramdaman mo yan, ganyan, kahirap talaga ang boxing, gari. Pero na, sana ituloy ito ni Broom Broom. Sana ituloy ito. Tapos sila ito. Na. Let's go. Hindi.
Nagre-reklamo siya. Eh, kakaano nga na dito. Ayan mga kasabong, meron pong commotion na nangyayari. Si Broom Broom Show apparently natatamaan sa likod. Ngayon gusto niya magpa-check sa ating medical team. Oo. Kung okay lang siya. Solid kasi yung kanina eh. Yung pagkabuelo niya, haymaker sa kayan, sa gut, and masakit talaga yan. Pero madalas naman matatamaan at matatamaan ka rin eh. Intentional or unintentionally sa likod. Oo. Depende na rin sa iyo yun kung gusto mo ipagpatuloy ang laban. Ngayon, pag sumuko si Broom Broom dito, wag naman. Kanino na ibibigay yung panalo? Madi-disqualify ba si Damsa? Ay, depende sa rule yan. Pero usually pag professional, mayroong certain rounds na pinufulfill bago ma-default, kumbaga no contest. Pero ito, parang lampas kalahati na. De, 3 rounds lang tayo eh. So, baka pwedeng panalo na to si Damsa kung umayaw. TKO ang mangyayari, ganun tawag doon. Well, sa tingin ang ginagawa lang naman ni Broom Broom ngayon, he's just buying time so din para makahinga siya ng konti. Yan! So, alam mo na talaga. Kasama lahat niya sa diskarte. Oo, kasama sa diskarte. Again, that's why the referee is very important. Kailangan yung referee natin nakikita lahat. Kasi sila yung magsasabi kung pwede ba yung ginagawa mo, hindi. Kasi nakikita natin, uy, parang binaba natin. At kaya minsan, nag-aaway yung mga judges, commentator. Kasi iba-iba tayo ng perspective eh. But ultimately, the judges will determine who's the winner and the referee will say kung sino. So the fight continues. Yan na. Ayan na. At siya naman ngayon ang gumanti. Siya ang aggressor ngayon. Si Broom Broom Show naman ang aggressor. Taking center of the ring. There's one or two reason. Tingin ko, medyo sense of urgency na rin siya. Ayun nga lang, na-counter kagad siya. Sinalubong niya yung suntok. Inaabangan ni Dax. Ayan na, di ba? Inaabangan eh. Oo. Ang wild. Ang wild nila. Wild. Grabe. Sobrang wild. Wild na to. At sa tingin ko, MG, dapat mag-ano ka na. Ayan na, eh. Wild na. Wild, mag-start ka na ng MMA fight. Ay, ako, sabi ko na eh, MMA, ready. Oo. Ang daming gustong mag-ano, mag-takedown. Parang itong dalawa, pwede sa MMA itong dalawa to. Oo. Rematch MMA kung sakaling ano. Pero yeah, nakikita mo, at yung basic instinct ng boxer, pag medyo hindi ganun katuloy, nagiging wild sila sa bandang uli kasi ano na lang eh, basic instinct na yung ano eh, suntok na lang. End of round number 2. At mukhang mas mahirap-hirap ito kung tingnan ko sinong Yamato. Sa tingin mo ba? Ikaw, sa tingin mo. Best effort. I would still give it to Damsa. Damsa pa rin. Yes. Much more active at saka syempre nakikitaan din ng referee pag ikaw yung nagrereklamo, ikaw yung ano, parang ikaw yung mas nasasaktan. Oo. Sa explain ko lang ha, para din sa ano, sa and I think ito rin, ganito rin mag-judge itong mga professional judge natin. Kilala kasi Asilon, si Alegria, at saka si Alilauri, professional boxer. Tatlo ang tinitingnan. Yung pinaka, yung effective punching pag tumatama, tapos yung domination kasi sino yung nagdo-dominate ng laban. Tapos, yung disruption, kumbaga pag ina-atake ka, tapos hindi ka natatamaan, may score din yun. Yung pinakamahirap, yun yung ala Floyd Mayweather, na nadidisrupt mo yung atake ng kalaban mo. Pero so far, I don't think nadidisrupt ni, ano eh, natatamaan din eh. Oo. So, I think Damsa so far is leading. Pero syempre, the power punch of Broom Broom is still there. Medyo umiinda nga lang siya. Hindi ko lang alam kung magpapatuloy. Tinitingnan mo pare, oh. Masakit na. Oo. The body shot, I told you, di ba? Ang laki ng katawan. Pwedeng puntiryahin. Pero ang rin nireklamo ni Broom Broom kanina, itinatamaan siya sa likod. Yun na nga. Oo. Pero, Pao, I'll tell you, nakailang beses rin tama sa akin dito sa likod si Damsa ng laban namin. Pero sa akin, hindi ko naiininda. Pero tama lang ba na magreklamo rin pala ako nun? O, pwede kang magreklamo. Magreklamo? Magreklamo ka kagad pag ginawa para makita kagad ng referee, para abangan ng referee. Minsan kasi ano, hindi nakikita eh, di ba? Actually, parang naalala ko, nagreklamo ako. Hindi lang yata ako napansin. Oo. Ang sa akin lang, gusto ko lang rin matapos yung laban. Yun lang iniisip ko. You're brave. Yan, ganyan. Yung mga warrior spirit na kasama kasi lahat sa laro yan eh. You don't, although it's professional, sometimes yung mga laban may mga ganyan technique. Pang malupitan na technique. Ayan. Let's go, round number 3, third and final round. At kabado na ba kayo? Yung mga tumalpak kay Damsa at saka kay Broom Broom. Relax lang kayo, may pag-asa pa to. Pwede pa to. Baka maka-knockout si Broom Broom, baka maka-knockout si Damsa. Hindi natin masasabi. Nakadepende lahat ng yan dito sa round na ito. Alright, and we shall see, round number 3. Kailangan makakuha ng hangin ito ni Broom Broom. At ag-aabang na siya ng isang malaking atake. Ayun na nga, umatake, umakap kagad. Oo.
hindi pa natatansya ni Brum Brum yung, yung punching distance niya. Tinatakbo niya kasi malayo. Tinatakbo niya tapos he's closing in the gap eh. Pero kung tansya niya yung ano niya yung reach niya, he would have a better advantage on this fight. Kaya hindi nila makuha pare, alam mo bakit? Di sila nagja-jab eh. Jab is yung pang-measure eh. Yan na, narinig na yun ni Dam sa sinistretch niya na yung kamay niya. Lumalampas lang. Ayan na, tumalo na. Oy! Taas ng kamay. Was that scored a knockdown? Tingnan natin sa ref. Hindi naman siya binilangan. Hindi. Hindi naman binilangan. Tigtaas ng kamay si ano. Kala niya knockdown pero hindi binilangan. Big factor yun. Oh. Knockdown kasi, bawi ka agad. Kahit, uy, na-wrestling na. Na-wrestling na. Ewan ko ba, ay, ang na-track lagi ni Damsa eh, yung mga grapplers talaga eh. Wrestling na. Oo. Pero this should be penalized, no? Hindi pa naman. Kaya na, down na naman. Uy, buti hindi sunduntok. Nagkakabaksa ka na pero hindi dahil sa suntok. Pero kasalanan na ni Damsa yun. Yan. Alam mo, importante kung sakali, di ba, in-score natin na lamang si Damsa. Isang knockdown lang. 10-8 rounds yun. Baka posible pa magtabla. Kung sakali makatayo, ha? Oo. Ganong kalaki. Kaya very important sa 3 rounds na panalo ka agad. And this third round, 1 minute and 17 seconds, ayan na yung hampas na suntok ni Damsa. Kitang-kita mo kung saan nagagaling yung suntok ni Damsa, ano? Oo. Yun ang sa tingin kong ano, disadvantage ni Damsa, yung experience ko sa laban namin. And nakikita mo yung right hook niya kung saan nagagaling. Kaya hindi niya ako natamaan. Nakikita ko lagi. So, kinoclose-in ko. Yeah. Kinoclose-in ko yung gap. Pinayakap ko siya. Nakikita ko yung right kaya hook na yun. Kaya tumama diba? Sa likod din. Oo, di ba? Eh, pagka-close-in mo, minsan suntok niya, sa likod mo na. Oo, pinapump niya kasi. Tapos, ang wide ng ano niya, ng tira niya. So, kung nakikita. Kaso, binibigyan ng ano? Ito na, wilding out. Eh, galit si coach. Atake daw, atake. The coach, the corner knows na kailangan umatake. Oo. Dapat talaga magkaroon ng MMA edition dito sa Battle of the YouTubers. Pwede, ikaw na, gawin nilang debut, ano, fight. Pwede. Kami ni Broom Broom Show. Ah. Parang malaki ito. Mahilig ka talaga sa mahihirap, ha? Ang laki nito para sa'yo. Actually, maliit pa nga yan. Gusto ko si Eric Eruption, eh. Ay, sabi ko na, we're gonna go there, eh. Mainit-init ang inyong usapan. Ano ako? Okay. May rinireklamo si Damsa. Nagagalit na si coach. Broom, 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 broom. Ayan na. Si Damsa, he's always ano, executing the same strategy over and over tapos again. Tapos na yata. Ang yakapan na. Tapos ang laban. And maybe the third round, maybe, I don't know. Let's just wait. Ayan. Show of respect. Ang dapat. Yan. Galing. Oo. Ngayon, hindi ako sigurado kung bakit sila nagkaroon ng ano, alitan at bakit sila gustong magsuntukan dito sa Battle of the YouTubers. Pero ang importante ngayon, mukhang okay na sila. Yan ang mahalaga. Kasi magkaibigan tong dalawang to eh, bro. Oo. Magkaibigan to eh. So hindi ko maintindihan bakit lately biglang nagpaparinigan sa social media at gustong magbakbakan dito sa ating Battle of the YouTubers. Yun na yung sagot, pare. Oo. Gustong magbakbakan. Oo. Ang mahalaga, after ng away, pag na-settle mo na, okay na. Let bygones be bygones, bati na pagkatapos ng sapakan. Pero at least meron tayong mga ganitong venue para i-showcase yung mga taong may init sa isa't isa. Mailabas, diba? outlet yan ang tawag dyan. Thank you kay Maka GAGO at saka syempre, Sabong International. Kaya exciting rin makakita ka ng mga YouTubers na naglalaban. Let's look at the replay highlights. Ito na. Medyo kakwentuhan tayo ng kwentuhan. Ito na. Inyong mga wild shot na pasok. Ito yung kinakapitan ni Broom Broom si Damsa? Yeah, bawal yun. But of course, minsan nakakalso talaga. Pwede yun. Pwede nang basta hindi ka in-stop ng referee. And ito yung, ayan na. Ang ganda ng palitan nila dito. The wild shots, the heavy shots. Ayan na, Kiko, inaamong ka na rin doon. Asan? Parang may narinig ko pangalan mo eh. Oh, kaya pala tingin sa akin dito si ano, Broom Broom eh. Ayan na, muntik na doon. Muntik na, ayan na. Ito yung mga matitindi, ano. Ako pala ang tinatawag ni Broom Broom. Dami talagang gustong lumaban sa'yo, no? Oo. Dami, ibang klase ka.
Tingnan natin, bigyan nga natin ng mic yan. Official kontrabida na talaga dito eh, no? Talaga, ikaw talaga gusto nilang kalabanin. Ito na yung atake. And both of them feel that they won, but only one fighter will win this one. Ito yung nagtititigan sila. Ito yung ano, yung hali... medyo ano lang eh. Kulang sa measurement ng konti, lumalampas eh. Kung tumama yun, pwedeng-pwede. Kaso, let's wait for the official decision. Ano pa pare? Sabi sa'yo, sinisigaw yung pangalan mo eh. Ano pa? Oo. Well, matagal na ako hinahamon nito ni Broom Broom Show. Mm. Ever since nung after namin maglaban ni Damsa, hinahamon na ako niyan. Pero syempre, ang gusto kong kalabanin, eh yung maraming followers. Sabi ko na eh. Diba? Syempre. Eh, si Broom Broom, okay naman si Broom Broom, he has a decent amount of following. Pero syempre, gusto ko yung mas maraming followers. No offense kay Broom Broom, pero kung mapagbigyan, sige, lalabanan natin yan. That all depends on Makagago kung pagbibigyan niya kami. Okay. So ngayon, we have the scorecards. Okay. Hawak na ni... Okay, alright. Akit na ako, ikaw na bahala dito, pare. Sige. So si Pao Salud na ang bahala mag-announce ng winner. Hawak na niya ang scorecards. Akit na po siya sa ring. Kamusta mo yung dalawang fighters natin dyan, Pao? Assemble pin natin. Ayan. So ayan mga kasabong, antayin lang po natin ang final decision. Hawak na ni Pao Salud ang scorecards. Kita naman po natin ang ating mga fighters eh, hindi naman po sila ganun ka-exhausted. Nakangiti pa to si Broom Broom. Si Damsa naman, relax lang sa kanyang corner. So, ang tanong, sino ang panalo? Sino ang lamang? Sino ang dehado? Kung ako tatanungin nyo, ibibigay ko tong laban na to kay Damsa dahil siya ang mas naging aggressive sa opinion ko. Pero, syempre, nakadepende po yan sa timpla ng ating mga judges kung sino po ang tingin nila ang panalo dito sa laban na ito. Ayan po. Ilang minuto na lang. Kino-compute lang po ang mga scores ng ating guest commentator na si Pao Salud. Sa lahat po ng ating mga kabadas dyan, follow nyo po ako sa Facebook. Kiko Matos. You can subscribe to my YouTube channel. Kiko Matos rin. Nasa Instagram rin po ako at Badass Matos. TikTok, Badass Matos. Ayan. Ready na po ang ating scorecard. At ito na po si Mr. Pao Salud. Akit na po sa ating ring. At ang ating resulta po. All right. Mic test, mic is working. Ayan po si Mr. Pao Salud. Okay. I guess we're ready to announce the winner. All right. Bell rings. Pwedeng pa isang kampana nga dyan. Here we go. After three rounds of exhibition boxing, we go to the scorecard. Judge number one scored it 27-29 for Broom Broom. Judge number two scored it 29-28 for Damsa. And judge number three scored it 29-27 in favor for your winner via split decision. Boom! Boom! Show! Ayan po, mga kasabong. Broom Broom was declared the winner.
tulad ng sinabi ko, hindi natin masasabi kung sino talaga mananalo dahil depende na yan sa taste ng ating mga judges. Dahil kahit ako, akala ko si Damsa na ang panalo, pero si Broom Broom Show ang nanalo. Ayan po, mga kasabong. Okay, alright, interview natin yung panalo. Brabe pare, alam mo. First round, second round, third round. Nakita natin talagang inatay ka, no? Unang tanong ko, panalo ka pare? Did you expect na manalo ka and split decision, napakaigpit na laban? Una sa lahat po, lubos po ako nagpapasalamat kay Lord dahil sa binigyan niya po ang opportunity na makalaro dito sa Sabong International. Kay Boss MG, maraming salamat po. And also kay Damsa, champion. Maraming salamat kay Damsa dahil pinagbigay niya yung hamon ko. Kahit sobrang laki ng defense namin, sobrang laki ng weight ko, sobrang laki ng height ko, nilabanan pa rin ako ni Damsa. Siya ang tunay na champion. Also sa Barack 1 po, maraming salamat kay Boss John. Lubos po ako nagpapasalamat dahil kahit pa paano inabakapan po ako rito sa Sabong International. Sa tanong niyo po, Sir Pao, kung in-expect ko po yung panalo, syempre po, hindi po ako gago para magsabi na hindi po ako in-expect manalo. Nag-train po ako ng almost 1 month, 6 days sa boxing, 1 month sa endurance. So, deserve ko po manalo. Alam ni Brother Damsa yan, dahil kasama ko sa paghihirap. Tol, maraming salamat at nailabas natin lahat ng sama ng loob natin. Pagkatapos na itong laro, magkapatid pa rin tayo sa Barawan. Salamat sa lahat na naniwala sa almost 200,000 na tumaya. Tol, para sa inyo lahat yan. Maraming salamat kay Coach Peñalosa ng Peñalosa Boxing Gym. Coach Carl, Coach Carlo, Boss MG, maraming salamat sa oportunidad. Ngayon po, hinahamon ko naman po si Jonah ng basketball, boxing, or kahit anong sports. Jonah, please, pagbigyan mo ako. Kahit ano lang, para laban ng mga Bisaya to. Maraming salamat po ulit sa Sabong International. Pare, last question, pare. Proud, maraming proud na Bisaya talaga dahil nirepresent mo sila dito sa laban na ito. Narinig din kita, sinatawagan mo si Kiko Matos. At saka, daming panalo sa'yo dahil diado ka, laki ng panalo, pare. Basketball. Boxing, kahit anong sports po ng Sabong ito. Bakit binanggit mo pa yung kinatawag mo si Kiko kanina? Actually, ang una ko po talagang hinamon si Kiko Matos. Gusto ko po patunayan yung lakas ko kay Kiko Matos. Pero siyempre, magpapababa ko ng timbang para kay Kiko Matos. Tol, Kiko Matos, ano? Let's go! Ayan na po mga kasama. Pare, salamat. And kausapin din natin si Harry Damsa. Damsa, pare, maraming naniwala sa'yo. Actually, sa totoo yan, isa ako sa tingin na medyo lamado ka, pero natalo ka ngayon. Bakit sa tingin mo natalo ka? Ano pang nangyari? Hindi ko ginawa yung pinag-aralan namin tsaka yung training namin. Kumbaga, etong kasi si Brum Brum, ano ko talaga yan. Kumbaga, nagkaroon lang kami ng tampuhan. Siguro, pag akit ko rito, nanggigil ka agad ako eh. Yung parang nagalit ka agad ako sa kanya eh. Nawala yung laro ko talaga. Tapos, ayun nga, sa timbang namin, yung agwat namin sa timbang, sobrang mas malaki siya sa akin, 20 kilos. Something yung laki niya. Tapos, yun nga, akala kasi nung iba na yung laki ko, yun pa rin. Talagang nag-usap kami ni MG na magpapababa ako hanggang 65 para maabot ko yung mga pwede niya ilaban sa akin. So, yun. Eto, si Brum Brum, sobrang ano yan, sobrang pursigido niyang tao na yan. Tapos yun nga, natuwa ko kasi bago kami maglaban, nagsasabi pa siya sa akin na, Tol, pag nanalo ko, ibibigay ko to sa lahat ng nangangailangan. So ayun, okay lang din. So walang ano, kumbaga manalo matalo, ayos lang parehas. Kasi itutulong niya lahat eh, itutulong niya lahat. So mas kabili ba natin tong taon to kumpara sa akin, si Brum Brum mas kabili ba natin. Kasi mas iisipin niya yung iba para sa, kumbaga, hindi lang pang sarili. Itataya niya yung sarili niya para makatulong sa iba. So, salute, brother. Yung mahalaga, thank you very much that in defeat, graceful ka. Salamat, pare. Pare, bago natin tapusin ito, ibibring ko lang, bigyan ko lang ng chance, pare. Siyempre, naging bihikulo ang Sabong International at saka mga tumalpak dahil lahat ng pera nyo mapupunta sa magandang bagay. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon sabihin, saan mo ba mapupunta yan? Last na to ha. Actually po, hindi po ako sumali rito sa Sabong International Boxing Event para po sa sarili ko. Kaya po ako sumali rito para po sa 1 million
na sinabi po ni Boss MG, yung 1 million na yun, yung tournament na 65 to 60 kilograms. So expect nyo po, magbabababa ako ng 60 to 65 kilograms. Para po, hindi po para sa akin. Para po sa mga taong tinutulungan ko po, sa mga matatandang nagtatrabaho sa kalsada kahit may pandemya, sa mga batang hindi nakapag-aral, para po sa kanila yun. So yun po, yung napapanalunan ko po dito, itutulong po natin. Especially sa mga riders natin, mamimigay po ako ng 5 helmet. Maraming salamat po. Alright, there you go. Boom, boom, sir. Thank you very much. And wrap up na tayo kay Sir MG. Yun. So bali nakita ng lahat, grabe. Grabe yun, Gigo. Grabe, MG. So, yan. Yan yung heavyweight si natin. Heavyweight ba? Siyempre, dahil yung judges naman ang nag-decision, hindi natin alam kung... Actually, hindi ko rin masyadong napanood yung mga tama and all that. Anyway, ganun talaga. So, sa scorecard, panalo si, si Broom Broom Show. So, anyway, both of them are... in good terms na ngayon, magkaibigan na ulit sila or ewan ko kung ano nila, but yan ang pinakamahalaga. Nakapaglabas sila ng mga sama sa loob. So, bale, ito na ang next schedule natin sa June 9, Chicago Bulls versus Tuomi 2v2 ng basketball. Tapos may exhibition match tayo ng basketball game kay Merck at si Sander Ford. Finally, makikita na natin yun, si Marlo dito or Sander Ford. Maraming salamat, syempre, sabonginternational.com. At maraming salamat, mahal na mahal ko lahat ng staff dito. Lahat ng ginawa nyo, syempre, from the ring hanggang sa mga cameraman, lahat ng medics, lahat ng... grabe. Kahit ganito lang, isang match lang to, mga boss, grabe, sobrang hirap gawin ito. Ang daming mga nagtrabaho sa likod ng lahat ng ito. So maraming salamat sa buong Sabong International na production. Yun lang, bali, ingat ang lahat. One love, Battle of the YouTubers. See you guys sa Wednesday ulit. Thank you. Salamat sa lahat ng mga tumalpak. At syempre, congrats sa mga nanalo dahil panalo yung Dehado. Ingat, thank you. Thank you, everybody.